Hello guys, andito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo guys. Bale, ang share ko ngayon sa inyo ay tungkol ito guys sa ano, yung ano guys, yung paggamit ng buhay na salita. Yan guys ang ibig kong sabihin na yung paggamit. Kasi may mga baguhan, kumbaga bago lang sila na nakasubscribe sa YouTube channel ko guys, na kumbaga wala pa silang mga alam, kumbaga kulang sa kaalaman. Kaya kumbaga, tanong nang tanong sila guys, yung paano ba makapagpagana ng buhay na salita. Tapos yung iba guys, gusto na gumamit ng buhay na salita kahit hindi nakapag-devotion, poder at pundo. Buhay na salita, orasyon yan guys. Ha? Yan ang ibig kong sabihin. Yung sa mga gustong gumamit ng buhay na salita nang hindi kayo nakapag-devotion, poder at pundo, hindi kayo guys makakapagpagana ng mga orasyon na yan o buhay na salita kapag hindi kayo nakapag-devotion, poder at pundo. At yung mga hindi pa dyan nakakaalam yung devotion, poder, pundo, paki ano nyo na lang dyan, paki search nyo na lang guys yung devotion, poder, pundo para malaman nyo kung paano mag-devotion, poder at pundo dahil pinaliwanag ko na yan. Yan guys ang ibig kong sabihin dahil ang paggamit guys ng buhay na salita ay hindi yan magic guys na automatic kahit hindi ka naman virtudes na tao. Makakapagpagana ka ng orasyon o kaya buhay na salita, hindi yun ganun kadali guys. Kahit sa pag-aano guys, yung pagdidebusyon, poder, pundo, ha? Kagaya ng sinabi ko sa inyo dati, sisipatin dyan ng Diyos Ama yung puso nyo, yung utak nyo, kung ano ba ang pakay nyo sa pagdidebusyon, poder, pundo nyo. Yan guys ang ibig kong sabihin. At kung talagang ikaw ay karapat-dapat na kumbaga pagkalooban ng kapangyarihan para makagamit ka ng mga buhay na salita mula sa Diyos Ama, yun guys talagang kumbaga pagkakalooban ka ng kakayahan, ibig sabihin kakayahan o kapangyarihan para ikaw ay makapagpagana ng buhay na salita. Yan guys ang ibig kong sabihin, kasi ang iba gusto na gumamit na kaagad, ma'am gagamitin ko itong ano na to guys, ha, ganun, nagme-message sa akin, ma'am gagamitin ko ang orasyon na to. Kahit hindi sila nakapag-devotion guys, hindi yun ganun kadali guys, ha, yung paggamit ng buhay na salita. Kumbaga subaybayan nyo na lang dyan or panuorin nyo na lang yung mga nga, nakaraan kong mga na-upload guys para masubaybayan nyo, malaman nyo kung paano ang paggamit ng buhay na salita. Hindi yan basta-basta na babanggitin mo lang yan, ha. Yan kailangan mag-devotion, poder, pundo, ha. Tapos yan, ang Diyos Ama na ang nakakaalam kung ikaw ay karapat-dapat na pagkalooban ng kapangyari. Yan, ha. Yan guys, basta magbawas kayo ng kasalanan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos yung iba pa guys, yung mga nagtatanong sa akin guys, ha, tungkol sa yung sa gabay guys, ha. Yung sa gabay. May mga nagtatanong sa akin guys, yung sa paano daw malalaman kung may gabay. Yan guys ang ibig kong sabihin. Halimbawa ikaw ay nakapag-devotion, poder at pundo guys. Sa halimbawa ikaw ay kumbaga nag-devotion, poder, pundo ka ng 49 days guys. Tapos taos sa puso, sa isip mo yung mga ginagawa mo. Siyempre magbawas ng kasalanan, taos sa puso, pagsisihan lahat ng mga kasalanan. Yan guys, kumbaga dyan pa lang guys ay unti-unti ka na dyan magkakaroon ng gabay. Kapag ikaw ay kumbaga ang pinag-aaralan mo ay kanan. Ang ibig sabihin ng kanan ay kabutihan yun, ha, kabutihan, at yung kaliwa naman guys ay kasamaan, ha. Kahit na anong devotion, poder, pundo mo, kung masama ang pag-uugali mo, ha, hindi ka pagkakaluban ng Diyos Ama ng kapangyarihan. Kumbaga ikaw ay masasakop ka ng kaliwa, ibig sabihin kapangyarihan ng kaliwa, devil ang kumbaga sasakop sa iyo. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya kumbaga kapag nagde-devotion, poder, pundo kayo, kumbaga isurrender nyo ang buhay nyo sa Diyos Ama para pagkalooban kayo ng kapangyarihan ng kanan. Dahil ang kapangyarihan guys ng kaliwa, ha, ipapaliwanag ko sa inyo, nakakapagpagana nga kayo ng kapangyarihan ng kaliwa o devil. Ganun na yun guys, sa kaliwa yun, di ba, kalaban yun ng Diyos Ama. Yun guys ang ibig kong sabihin, nakakapagpagana nga kayo ng ganyan, pero ano naman guys, may mga karma yan, darating ang araw, may karma yan guys, yung mga nag-aaral na ang kaliwa. Yan guys ang ibig kong sabihin, talagang maniwala kayo sa akin, darating yung araw, may karma yan, may balik sa inyo na triple. Kaya mahirap talaga guys yung mag-aral ng kaliwa. Yan guys ang ibig kong sabihin, dahil sino ang may likha sa atin? Ang Diyos Ama ang may kapangyarihan, ang kumbaga gumawa
sa atin, ha, ang Diyos Ama. Kaya kumbaga, siya lang ang talagang sasambahin natin. Yun guys, ang ibig kong sabihin. Ha. Tapos habang nagdidibusyon kayo dyan guys, ha, marami kayong pagsubok dyan na dadaanan para isuko nyo ang pagdidibusyon, poder at pundo nyo. Yun guys ang ibig kong sabihin, pwedeng sakit, financial, kumbaga magkakaroon ng problema sa financial, sakit o kahit na ano pang pagsubok yan, talagang susubukin kayo dyan. Kung kaya nyong labanan ang pagsubok na yan guys, ha, kung kaya nyong labanan, dapat labanan nyo yan guys, huwag kayong magpapatalo. Dahil oras na matapos nyo yung pagdidibusyon, poder pundo nyo, ng tao sa puso guys, tagumpay kayo. Kumbaga dyan na mag-uumpisa ang kagaanan ng inyong mga buhay. Yan guys, talagang magaan sa buhay, ha. Basta tao sa puso ang pagdidebosyon, poder pundo nyo. Tapos yung mga nagtatanong sa akin yung sa gabay guys, ha. Yun lang ang sinasabi ko, kapag kayo ay nagdebosyon, poder pundo, automatic yan, magkakaroon kayo paunti-unti ng gabay, basta yung intention nyo ay nasa mabuti. Kumbaga ang intention nyo kung bakit kayo nagdedebosyon, poder pundo, ay mabuti, hindi yung kasamaan guys, ha. Kasi yung iba dyan, nagdedebosyon, poder pundo, para lang manggayuman ng tao. Yan guys, ang ibig kong sabihin, ang panggagayuma guys, ay gawain yan guys, ng, kumbaga, gawain yan guys, ng medyo, alam na natin yan, ha? Kasi sabihin na natin, kaliwa ang panggagayuma. Yan guys ang ibig kong sabihin. Pero minsan, kailangan naman talaga, minsan may mga tao na kailangan ay manggayuma. Yan guys, basta pag nanggayuma kayo guys, ha? Halimbawa lang, ito lang ang pangaral ko sa inyo. Pag manggayuma kayo ng tao, siguraduhin nyo na hindi nyo yan lulukuhin. Kumbaga panagutan nyo yan guys, ha? Para hindi kayo makarma dahil pag gumagamit kayo ng mga ganyan guys, talagang may balik yan sa inyo na triple. Kasi kumbaga kaliwa yan guys, ang ibig kong sabihin, ha. Kaya kumbaga, ang gawin na lang natin, lagi tayo sa kanan yung mga gawain ng kanan. Kumbaga kabutihan, hindi kasamaan yan guys, ang ibig kong sabihin. Kasi ang daming nagme-message sa akin, ma'am, magdedebosyon ako para makapagpagana ako ng gayuma. Yan guys, ang ibig kong sabihin, basta yan ang pangaral ko sa inyo, ha. Pagagayuma kayo ng isang tao, siguraduhin nyo na hindi nyo yan iiwanan, babae man yan o lalaki, dahil ang karma ay triple. Yan guys, ang ibig kong sabihin, hindi man yan bumalik sa iyo, may mga mahal ka sa buhay, kapatid o kahit na sino pa dyan, mga anak o kahit na sino pa na malapit sa buhay mo, malapit sa puso mo na pwedeng balikan ng karma para makita mo kung ano ang mga ginawa mong kasalanan dati. Ganun guys ang ibig kong sabihin, kaya mag-ingat tayo guys. Ha, tapos kumbaga kapag nakapag-ano na kayo guys, kayo na lang guys ang makikiramdam niyan, ha. Halimbawa na lang pakiramdaman niyo ang sarili niyo. Sarili niyo pakiramdaman niyo, ha. Kapag nakapag-devotion poder pundo na kayo niyan, kayo ang makakadiskubre kung may gabay na ba talaga kayo o wala pa. Yan guys ang ibig kong sabihin, dahil syempre may mga pagbabago tayong na mararamdaman diyan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kumpara sa dati, halimbawa ganito ganyan, yung para bang dati wala. Tapos ngayong pag may gabay na kayo yan, para bang dyan na kayo guys, na para bang magkakaroon ng mga himala. Kumbaga, yung mga hindi nyo nagagawa dati, ha, hindi nyo mga nagagawa dati, ngayon ay kumbaga may mga himala na mga pwedeng mangyari na ano, kumbaga na ano talaga na talagang mararamdaman nyo na may gabay kayo. Yan guys ang ibig kong sabihin. Pero kapag masama ang mga pag-uugali nyo, yan guys ang ibig kong sabihin, walang gagabay sa inyo guys na kanan, ibig sabihin mabuti, ha. Ang gumagabay sa atin, pwedeng gumabay, ay mabuting espiritu, mabuting elemento. Yan guys ang ibig kong sabihin. Halimbawa lang, mabuti, ha. Halimbawa lang, isasample ko, mabuti, halimbawa lang duwende, halimbawa lang duwende na puti, kanan yan, at ang duwende na itim ay kaliwa. Yan guys ang ibig kong sabihin. May mga engkanto din guys na mga mababait, at may engkanto din na masasama. Yun guys, kapag ikaw ay mabuting tao, ang gagabay sa'yo ay ang mababait. Yan guys na pwedeng magbigay sa'yo ng swerte, swerte sa buhay, proteksyon. Yan guys ang ibig kong sabihin, at masayang pamilya. Yan guys ang ibig kong sabihin, kasi gagabayan kayo na ang mabuti. Kumpara doon sa gumagabay na, halimbawa lang, ikaw ay masama ang ugali mo guys, kahit nagdedebosyon poder pundo ka, ang gagabay sa'yo niyan guys ay yung masasama. Yan guys, kaya ano ang mangyayari sa'yo?
ha, kamalasan sa buhay, sakit nandiyan na, financial sakit, problema, puro mga problema kasi ang umaano sa inyo guys ay kaliwa ang nakahawak sa inyo. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya kumbaga kapag kayo ay nagdebosyon puder pundo, talagang panindigan nyo, isuko nyo ang buhay nyo sa Diyos Ama, tapos magbawas kayo ng kasalanan. Haiwasan yung mga ugali guys sa mga negative, na mga negative inggit sa kapwa, yung para bang masyadong mapagmataas. Ha, mapagmataas, dapat matuto tayo lagi magpakumbaba, maging matulungin sa kapwa. Kahit hindi guys sa financial, kahit sa moral support, maging matulungin kayo dahil lahat yan guys ay ginagawa ko. Kaya kumbaga ganun na lang guys yung ano ko, kumbaga ganun na lang guys yung blessings na binigay sa akin ng Diyos Ama. Dahil ano kumbaga, magpakabuti tayo kapag pinasok natin ang spiritual. Yan guys ang ibig kong sabihin, at dyan nyo mararamdaman yung gabay nyo, kayo na mismo ang makakadiskubre sa mga gabay na yan ha. Kasi ang daming nagtatanong, ma'am, paano ko po mararamdaman ha kung may gabay na ako, at paano ko mararamdaman kung ako ay nakakapagpagana na ng buhay na salita. Kapag nakapag-devotion na kayo, puder pundo, talagang paulit-ulit, ulit-ulitin nyo lang yan guys. Kasi ako alam nyo, ilang taon na akong pabalik-balik lang, devotion, puder pundo, araw-araw yan guys. Kahit tapos na ako sa 49 days, patuloy pa rin akong nagdarasal, kumbaga devotion, puder pundo, nandyan pa rin yan guys, hindi ko yan inaalis, araw-araw nagdarasal ako nang sa devotion, puder pundo. Kaya kumbaga ganun na lang yung ano na nakakapagpagana ako ng buhay na salita sa mga proteksyon, pampaswerte yan guys ang ibig kong sabihin. Ay, hindi lang sa gayuma guys dahil wala akong ginagayuma. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Kumbaga makakapagpagana kayo niyan paunti-unti. Kumbaga kayo na mismo ang mag-observe sa sarili niyo guys ha. Kung nasaan na kayo, yun guys ang ibig kong sabihin. Kasi kung tao sa puso talaga yung mga ginagawa nyo, mararamdaman nyo yan ha. Yan, gumamit na kayo pa unti-unti ng buhay na salita. Yung mga mababa muna guys na level guys ha, yung pwede nyong gamitin. Ha, kasi kumbaga bago pa lang kayo sa spiritual, hindi pa kayo pwedeng gumamit ng second tsaka yung third, dahil yung third guys is yun na ang pinakamataas na buhay na salita. Yan guys, ako kumbaga minsan guys, ako nakakagamit ng mga ganyan na yung matataas na guys. Kagaya na lang, sabihin na lang natin guys, yung halimbawa na lang gayuma, yung pag-ihip sa alimpupuyo na makukuha mo na kaagad, yung halimbawa mamahalin ka na kaagad. Bata pa ako niyan, kumbaga ginagamit ko na yan guys. Kumbaga wala pa akong ano nung sa spiritual na may mga bawal pala yan guys. Pero inalis ko na yun guys, binitawan ko na yun guys. Kasi doon ko na ano, yun guys ang ibig kong sabihin. Matataas na yan guys na label ng ano ng gayuma. Halimbawa lang isasampul ko lang yan ha. Tapos ngayon, yung mabababa dyan na level, halimbawa yung mga pampaamo, yung mga ganun guys na mga turo ko dyan, yung mga mabababa muna na orasyon. Pero yung matataas guys ha, hindi nyo pa yun kaya, yung mga nag-uumpisa pa lang sa spiritual ha, hindi nyo pa yung kaya. Kaya kapag tapos na kayo, mag ano-ano kayo, unti-unti kayo gumamit ng buhay na salita para malaman nyo kung kayo ay nakakapagpagana ng buhay na salita. Kasi marami na guys akong subscribers na nag-message sa akin na talagang nakakapagpagana na sila ng buhay na salita. Natutuwa sila kasi kumbaga nga yun yan, nakakapagpagana sila ng buhay na salita. Yan guys, pakiramdaman nyo ang sarili nyo kung nakakapagpagana na kayo at yung may gabay na kayo. Ha, yan guys ang ibig kong sabihin. Kasi oras nakakapagpagana na kayo guys ng buhay na salita, ang ibig sabihin yan guys ay may gabay na kayo. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya gumagana ang mga orasyon na yan dahil kumbaga may gabay na, may gabay na. Kasi lahat guys ng mga buhay na salita na binabanggit natin, yan guys ay may mga gabay. May gabay yan, kaya yan tumatalab. Halimbawa lang, isample ko na lang yung gayuma. Halimbawa lang yung gayuma na turo ko, crucis bitium sanita obilator, aleluya, aleluya, aleluya. Yan guys ay may gabay na. Kaya kumbaga pag hinipan ko yung ulo ng isang tao, hinipan ko lang, yan guys ang ibig kong sabihin, kumbaga talab na. Kasi hindi naman ako ang gagawa ng, ang gagawa nun guys ay yung gabay ng orasyon na yan. Dahil lahat ng buhay na salita ay may abyan. Lahat ng orasyon ay may abyan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Abyan ay gabay. Yan guys, napakalinaw ng paliwanag ko sa inyo. Kaya kumbaga dyan yan. Halimbawa, maging matyaga lang kayo sa pagdidebosyon nyo, puder pundo. Gamitin nyo yan. Ha, yung mga pampaswerte na mga
orasyon buhay na salita, yan guys, pampaswerte, protection, yan guys, dahil yan guys, ang ano ko, kumbaga, yun lang din ang ginagamit ko talaga. Hindi naman kailangan na kapag ikaw ay nakapag-devotion, puder pundo, ay manggamot ka na, pipilahan ka ng manggagamot guys, ha. Yan guys, ang ibig kong sabihin, hindi yung ganun. Tapos ngayon, ano pa ang sasabihin ko sa inyo? Ha, nasa sa inyo na yan guys, kung manggamot kayo o hindi. Yan guys, basta matataas na na label yan guys, kapag panggagamot na, matataas na yan na label ng kapangyarihan. Tapos, kaya ako, hindi ako guys nang gagamot. Kumbaga, pang emergency lang ako guys. Ha, pang emergency lang ako. Kasi pag pinasok guys, yung ano, yung panggagamot na yan guys, pag pinasok mo yan, parang mission mo na yan, mission mo na na maglingkod ka sa Diyos Ama, at mission mo na na paglingkuran ang mga tao. Yan guys ang ibig kong sabihin, kumbaga hindi pa ako handa sa mga bagay na yan, pero ako talaga guys, kumbaga kamay ko lang talaga guys, talagang subok ko na yan guys, na kumbaga kamay ko lang guys, talagang ano, talagang kumbaga minsan ay nakakapagpagaling ako, kumbaga kahit na ano pa yan, yung mga pang emergency lang ako guys, hindi ako yung pinipilahan ng tao o may sasadya sa akin na magpapagamot, hindi guys, pang emergency lang talaga ako guys, ha. Kumbaga yung kamay ko talaga, kumbaga kamay ko, may kapangyarihan ang kamay ko. Lahat yan guys ay kung ano man ang kapangyarihan na nagagawa natin, hindi yan guys galing sa atin. Lahat ng yan guys na anumang kapangyarihan o nakakapagpagana ka man ng buhay na salita, yan guys ay nanggaling sa Diyos Ama. Ha, yan guys ang ibig kong sabihin. Kumbaga ginagamit lang ang katawan ko, halimbawa lang ako, nakakapagpagaling ako ng halimbawa mga pang-emergency lang guys. Ilang beses ko nang nasubukan na talagang yung kamay ko guys ay kumbaga talagang may kapangyarihan siya. Kumbaga ang kamay ko ay ginagamit lang ng Diyos Ama para makapagpagaling, makatulong sa kapwa. Yun guys ang ibig kong sabihin. Hindi yung automatic na ako mismo ang may kapangyarihan. Hindi yung ganun guys. Kapag mabuti kang tao, ikaw ay pagkakalooban, gagabayan ka ng Diyos Ama, gagabayan ka ng mga kung ano-anong mga elemento dyan guys, hao, mabubuting espiritu. Yan guys ang ibig kong sabihin. Yan lang guys. Thank you guys sa mga subscribers ko. I love you all. Bye!